Tara na guys, sabay-sabay natin pasyala ng Isi Mega Mall, September 11, 2023, araw po ng Lunes, alas 6 po ng umaga. It is located in EDSA, corner Doña Julia Vargas Avenue, Ortigas Center, Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines. Sa mga kababayan po natin na matagal na pong hindi nakakapunta ng Isi Mega Mall, lalong-lalo na sa mga nasa probinsya po natin ng mga hindi pa po nakakapunta ng SM Mega Mall. Ito po yung latest po ng SM Mega Mall ngayon. Ito po kung makikita po natin na ang dami pong mga dumadaan po ng mga motorista po. Yan po sila guys. Yan. Nasa ilalim po sila ng MRT po. Yan. At ito naman po yung mga bikers po. Dito po sila meeting place po nila ito guys, kaya ang dami pong naghihintay dito ng mga bikers po. Hinihintay po nila yung mga kasama nila para puntahan po yung mga iba't ibang tourist spot po sa Tanay, Rizal. Ito naman po yung service ko guys, Rosie Matthew 125, siyam na buwan ko ng kasama. At ito na nga guys yung harapan ko ng Isi Mega Mall, ito pong IMAX po na nakalagay. Mga call center po yan guys, opisina po ng call center sa gabi, sa umaga mall operation po. Ayan po. Ayan. Kung makita po natin yung mga naglalakad na po dito. Ayan. Sweet po sila guys, maglakad. Ayan po. Ito po yung mga halaman po nila dito sa SM Mega Mall na talaga namang inalagaan po nila. Pantay-pantay po yung mga tabas nito. Ayan, yan po. Yan, ang ganda po ng mga halaman po nila dito, talagang inalagaan po nila. Yan po, may nakalagay na SM Mega Mall. At ito po yung halaman po nila. Kung tawagin po namin ito sa Ilocano, ito ay tinta-tinta. Gumot po ito sa sugat. Yung katas niya po ang ipinapahid po sa sugat para gumaling. Yan. Pero ngayon dito sa SM Mega Mall, ito po yung ginawa nilang halaman. Napakaganda namang tignan talaga yung mga bulaklak nito. Yan po, napakaganda, puting puti po yung bulaklak nito. Maganda pala ito pag dikit-dikit sila, kasi sa probinsya po ito sa Pangasinan na kalat lang po sa bukid. Yan po, yan po yung EDSA. Ang dami pong dumadaan dito guys. Ito po, may mga jog po dito. Yan, yan po, may mga paisa-isa nang dumadaan kasi lasays pa lang ng hapon. Yan po yung tinatawag nilang malahiganting ribulto po. Time sculpture kung tawagin po nila yan. Yan. Papakita po natin itong mga halaman po ng SM Mega Mall. Yan po. Yan. Ang ganda po. Yan. Ang ganda po. May mga anyog po dito. Yan. Yan po yung EDSA. SM EDSA po. Harapan po ng EDSA. Nandiyan din na po yung Highway 54 po. Katapat na po yung Highway 54. Yan. Ganda po. Taas po nito guys na ribulto po. Dito sa SM Mega Mall. Kung makikita niyo po itong ribulto na ito, ibig sabihin ito na po yung SM Mega Mall po. Dito sa Doña Julia Vargas Avenue. Dito sa Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines. Yan po. Yan. Ang taas po nito guys. Yan. Kung mapapansin nyo po, nakatingin po sa kanyang relo or orasan. Yan. Ipapakita po muna natin itong magagandang halaman po ng mga taga SM. Shout out po sa lahat po ng mga taga SM Mega Mall po. Sa lahat po na nagtatrabaho po. Tuloy-tuloy lang po pagtatrabaho. Yan. Yan po. At sa lahat po ng mga dumadaan po dito sa SM Mega Mall sa araw-araw po, mga galing pong Pasig, shout out po sa inyong lahat, o galing Antipolo para pumasok sa kanilang trabaho. At yun naman po yung mga, yung binilugan ko po, yun po yung mga naghihintay ko. Kaya nagiging meeting place na rin po itong SM Mega Mall. At ito na po yung time sculpture kung tawagin nila. Kung makikita nyo po ang lalaki po ng sapatos nito, talagang ginawa po ito ng stainless steel po.
Kung mapapansin niyo po dito sa mga paa niya, parang salamin po. Yan po yung ginawa nila. Mirror, stainless steel po kung tawagin po yan. Kahit anong bagyo po ng gas, hindi po yan po tumba. Napakatibay po ng paggawa daw nito. Yan po. Kung nakita niyo po, nakatingin sa kanyang orasan. Yan. Yan po. Ang laking sapatos po nito. Yan o. Grabe, lalaki. Yan. Kaya dahan-dahan kong iniikutan para makita niyo rin po yung buo ng sapatos nito. Grabe, lalaki po. Silver na silver po. Ang ganda ng sapatos niya. Yan. Yan po yung mga paa niya na parang coating salamin po. Yan. Pwede pong manalamin dyan guys. Yan. Taas. Grabe. At nakikita na rin po natin dito yung mga dumadaan po ng mga MRT po. Papuntang Pasay po yan. Papunta po sa kanilang mga trabaho dyan sa Makati. Yan. Sa Guadalupe po. Ganyan. Sa... Yan. Yan po. Yan. Grabe. Ang laki nito. Ang pinagtatrabuhan ko ngayon dito sa Ortigas, araw-araw ko po itong nadadaanan, kaya namamangha ako sa taas nito at ganda po ng alaman dito, kaya naisipan ko po na i-video po at para ma-share na rin po sa mga hindi pa po nakakaalam at nakakakita itong revolta po dito sa Isimigo Mall. Yan po, natingin sa kanyang orasan. Ipinakita na ng Isimigo Mall ang higanting rebulto na nakatingin sa kanyang relo or orasan na may taas na gawa ito sa salamin na stainless steel at tinawag nila itong time sculpture. Ginawa daw ito ng isang Filipino-American. Yan po yung EDSA. Ang dami pong mga motorista po dyan na dumadaan. Ang Filipino-American na gumawa daw nito si Jeffrey Figueras po. At gustong maging paalala sa mga tao sa mga oras ay mahalaga. Kaya kung makita niya po, ang dami pong mga sasakyan po dito sa EDSA na dumadaan. Ito po yung ibig niyang sabihin. Gustong ipaalala sa mga tao ang oras ay mahalaga. Kahit na nakakaranas na po ng traffic dyan sa EDSA. Kasi madalas po, lahat na po ng kalsada, nagkakaroon na po ng traffic po. Kaya dapat din natin na matutunan at irespeto at palagan ang idea ng oras sa paggamit natin dito. Ito po yung tinutukoy po ng time sculpture po dito sa Isimigo Mall. Halimbawa daw po, lalong-lalong daw po yung oras sa pagpasok sa trabaho, dapat hindi po laging late para hindi po napapagalitan ng boss. Yan, yun po yung mga halimbawa nito. At yung oras sa pamilya po, oras ng banding ng pamilya at oras ng pag-aaral. Ito po yung ibig niyang sabihin itong time sculpture po dito sa Isimigo Mall. Yan po, yan, nakatingin sa kanyang orasan po. Yan, yan naman po yung Mega Tower po. Mega Tower po yan. 50 floor po kataas yan guys. Yan, 50 floor po yan, hindi po magtatak yan. Yan, grabe po. Time sculpture, yan po. Yan, ang ganda po, ang gandang tingnan. Kung makikita niyo po yung ulo niya, square po. Ang ibig kong sabihin yan ay idinisin nyo lamang po para agaw pansin po sa mga tao. Yan, makikita niyo po, yan po. Kaya napakalaga po ng oras, ang oras ng bawat tao. Yan, yan po yung EDSA. Kitang kita po nila yan guys, lahat ng dumadaan po dyan sa EDSA na nagiging paalala po na napakalaga ng oras. Yan, yan po, Mega Tower po yan. Yan, yan po yung papasok sa SM. Yan po, ito namang halaman na to, tanim na po. Tanim po ito ng mga MMDA. Sila na po na yung nangangalaga dyan. Kasi nandyan na po sa EDSA po yan guys. Yan. Yan po. Call center po yan sa gabi. Call centrics po. Yan.
Yan po yung EDSA guys. Ayan o, ganda. Kaya maganda pong pumasyal po dito, lalo na paghapon. Yan po yung motor ko po, Rossi Machu 125. Yan. Maganda pumasyal po dito paghapon kasi hindi pa po mainit. At lalong-lalo na po kapag papasyal po kayo ng hapon, mas maganda po kasi mas maraming tao at hindi na po mainit. Lalong-lalo na po yung mga pauwi na sa kanilang mga bahay pagkatapos ng kanilang trabaho, hindi nila naiwasan na dumaan dito. At kahit ito nga yung Marte po, yan, pag mga pauwi na po sa kanilang bahay, dalawang agaw pansin po itong time sculpture po dito.